Hi Libra, welcome po sa ating channel. At ito ay yung Daily Gabay Tarot Reading for August 11, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you Libra ngayong August 11, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ang instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Libra, open na po ang inyong Monthly Gabay Tarot Reading for August 2024. Pwedeng naka-focus sa career and money, pwedeng general reading na may kasamang love reading po. So maraming salamat po. Para po ito sa inyo Libra ngayong August 11, 2024. Spirits Guide, mga ganap po ngayong August 11, 2024 para pa kay Libra. I need 3 cards po. Spirit's Guide, message siya po para kay Libra ngayong August 11, 2024. I need 2 cards po. Okay. Libra, ngayong August 11, 2024, may nakita ko ditong blessings, nakareceive po kayo ng blessings at mataas din ang inyong intuisyon, malakas ang inyong intuisyon. May nakita rin ako dito na lumawak yung ambisyon nyo, lumaki yung ambisyon nyo sa buhay. May nakita rin ako dito ang marami kayong ideas na gustong gawin, maraming iniisip, thoughts. Okay, may nakita ko dito parang nagre-research kayo. Pwede nag-self-study, nagre-research kayo, nagsaliksik, yun. At yun, claim this blessings, Libra. May nakita rin akong reunion, pwedeng reunion po ito, pwedeng meeting ng grupo ng tao. May nakita ko ditong crowded pwedeng public event ito or special event. Meeting talaga, meeting, party, pagtipon-tipon ng grupo ng tao po. Okay. Nakikita ko dito na lumabas din ito kay Gemini yung sa mga cross-watcher dito na Gemini. Tingnan natin mamaya kay Aquarius din. Kasi lumabas din itong taong maluloko na may masamang intention sa inyo. Pwedeng nakipag-rival sa inyo or may temptation na ganap or may concern dito sa third party. Yes. So mag-ingat po kasi tuso ito, mandaraya, manuloko. Ano yung message po para sa inyo? Find and comfort balance in simple ways. You have support all around you. Kahit may
taong may masamang intention sa inyo, mas maraming naniniwala sa inyo, mas maraming nagbigay na support sa inyo. Okay? So, find comfort and balance. Pagbalanse po. Okay, and another message is, the time is right for creation and connection. Focus your attention in these areas. Lumabas din ito kay Gemini. So, you are busy today? Nag-connect kayo sa inyong sarili. It might be kasi may lumabas dito na ideas, thoughts. Busy kayo ngayon sa pagpaplano, sa inyong mga ginagawa, ganun. Busy, creativity and connection to yourself also. Okay? It might be nagkaroon ng time reflection talaga. Yung nag-connect kayo sa inyong energy, sa inyong sarili, yon. Na nakikinig ka sa inyong body, energy, at nag-iisip ng mga plano. So, focus your attention in this situation. Kasi marami kayong gawain, maraming plano na ginawan mo ng aksyon. Right? Kasi lumabas din ito kay Gemini sa mga cross-watcher dito. Libra. Spirits guide. Ano po ang energy ni Libra ngayong August 11, 2024? And the clarification po. Lumabas agad. This is a daily reminder. Panoorin niyo po yung last 4 days kabay tarot reading niyo. So yung sunod-sunod na date po. Like for example, napanood niyo ito ngayong August 11, August. Panoorin niyo po yung August 10, 9, 8, 7. Okay? Kung may nakita kayong repeating message or narinig kayong repeating message, kailangan nyo po iyan bigyan ng attention. Kung maaari po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. Again, calling the attention sa mga suki ko dito na Libra, open na po ang inyong monthly kabay tarot reading for August 2024. Pwedeng nakafocus sa career and money, pwedeng general reading na may kasamang love reading po. So, message me for schedule. Maraming salamat po. Okay, lakasan nyo ang loob nyo dito kasi marami kayong gawain. Libra. Tapos habaan nyo rin ang pasensya nyo. Okay? And huwag kayong mag-give up. Yes, marami kayong gawain. Magagawa mo yan. So, baka kailangan nyo i-schedule. Oo, pagbalanse po. Dito pa lang, pagbalanse rin. Okay? Find comfort and balance. Okay? So, yung message po. So, yun. Ang advice po ng card nyo dito, have faith in the universe. Face your fears with self-confidence and courage. So, feel your fears and take action anyway. Bakit nagkakaroon kayo ng fear dito? It might be nagkaroon pa ng hesitation to take in actions in yung ideas. Kung gagawa kayo ng konkretong plano, hindi kayo makakaramdam ng ganyan. Baka hindi enough yung pag-research nyo, gather pa kayo ng factual information para magiging confident kayo sa paggawa ng plano at magkakaroon kayo ng confidence in taking action with courage. So, take these messages for you na focus your attention, find comfort and balance. Yun. Magagamit mo yan. So, take that messages. You don't know your own strength until it is tested. Kaya yan. Baka napangunahan kayo ng yung parang may iniisip kayo na negative. Huwag kayong mag-isip ng ganyan. Think positivity para tuloy-tuloy yung motivation eh. I-motivate mo yung sarili mo para magkaroon ng inspiration. Kailangan mo eh kasi gusto mo ng expansion and growth, right? So, yun. Marami naman nag-support sa inyo. Don't worry. Ma-overcome mo iyan. Okay? Basta be confident. Palakasin nyo yung inner power nyo. And take these challenges. Kasi gagawa kayo dito. May decision kayo. Gagawa kayo ng action. So, take that as resilience. Yung gagawa kayo ng hakbang ng
in positivity. Kasi may matutunan din kayo dyan. Okay? Maging matatagpo kayo. Okay. Basta huwag kayong mag-give up or don't doubt your strength. Kasi kitang-kita ko naman dito na kaya mo. Okay? Ano pa? Ah, okay. May nakita rin ako ditong... ito yun eh. Yung sabi ko sa inyo kanina pa na find comfort and balance. Kasi nagkaroon ka ng hesitation dito eh. Oo. Nagkaroon ka ng hesitation. Free yourself. Okay? Free yourself. If kailangan na magkaroon ng solitude yung gusto nyo mapag-isa para makapag-isip ng mabuti, then do it. Kasi naguguluhan ka eh. Naguguluhan, nakikita ko dito. One at a time lang po. Huwag niyong i-rush. Okay? One at a time lang po. Kasi nakikita ko dito, gusto niyong bilisan. Oo, gusto niyo ng output agad. So, hindi naman yan. Oo, pwede posible. Pero, kung makuha mo ito agarang resulta, I know na hindi ka kampante or satisfied kasi hindi mo binuhos yung effort mo dyan eh. Hindi mo binuhos yung time mo dyan eh. So, one at a time lang po. Don't rush things. And free yourself kasi naguluhan ka dito eh. Or, okay, naguluhan ka dito. So, yun. Take this messages ha. Magagamit mo yan. Okay. Free yourself kasi parang na-stuck ka pero sabi dito na kayo lang po yung makahanap ng paraan dyan. Na sa inyo na po yung sagot, sa inyo mga katanungan. Kayo lang po ang makawala dyan sa... Kasi parang na-stuck kayo eh. Oo, nahihirapan, nagkaroon ng hesitation. So free yourself. Spirits Guide, Career and Money po ni Libra ngayong August 11, 2024. This is your career and money, Libra. Okay. Nakita ko naman dito na bumalik yung confidence mo. Okay. Tingnan ko muna ha. I see. Naging kampante naman kayo dito. Yes. May nakita nga akong wealth and ano dito, generosity. Kasi may natanggap kayong blessings, may natanggap kayong pera. Tapos nag-share ka sa iba. Ganon, nag-share ka ng blessings. Kayo nga eh, nakita ko nga yung ugali nyo dito at mga ginagawa nyo sa buhay nyo na masahan kayo, mahusay sa buhay, mahilig kayong magbigay ng tulong, lalo na't pera. Some of you nagkaroon ng posisyon or may-ari ng negosyo. Yes, nakikita ko dito yung financial stability. Maaring nakatanggap kayo ng pera ngayon. Okay, kasi nag-share ka eh. Nag-share ka ng blessings. Naging generous ka, which is good. Tapos may, yung opportunity, I believe this is leadership role. Leadership role. Tapos may nakita ko ditong financial stability po. So, claim nyo ito, Libra. Kasi, naging victory, nagkaroon ng victory dito eh. Ang pagtaas ng tagumpay sa panlapi at katatagan ay nasa iyong kamay na. May parating na hindi lang pera kundi kasosyo or magbigay ng pera sa inyo upang mamuhunan para tulungan ka sa pagkamit ng iyong layunin. See? Ang ganda. Ang ganda po kasi matutuloy niyong mga ideas mo kasi may magbigay ng tulong sa inyo or isang kasosyo. Yan. Bakit nasaktan kayo dito? Sa career and money. Bakit? Anong nangyari? Okay.
Nakikita ko dito, ito rin, the clarification of your card here and here. Diba may nasabi ako kanina na may unhealthy connection sa isang tao, may unhealthy competition, rivalry, isa tong tuso, mandaraya, may masamang intention sa inyo. Naging malungkot ka dahil sa mga pangyari. Akala mo totoong tao siya sa iyo pero hindi pala. Kahit ako, malungkot ako niyan, pero hindi ako magpapatalo sa lungkot niyan. Sanay kayo rin. Kasi marami kayong gawain dito. May mga, kung yung isa ay walang tiwala sa inyo, ang sabi po dito, maraming nagbigay ng tiwala sa iyo. Maraming nag-support sa iyo. You have support all around you, see? Maaring ha, Libra, naging uncomfortable kayo kasi mga may taong hindi totoo sa inyo. Kasi hindi ko kayo masisisi kasi totoong totoo kayo sa inyo sarili at sa kapwa nyo. Pero please be reminded, Libra, na we cannot control their attitude. Kasi choice nila yan. So dapat ang choice din natin, yung positivity, piliin natin yung mabuti. Okay? Kung hindi siya nagbibigay ng kabutihan sa inyo, so respect that. And ano, focus kayo sa iyong sarili. Focus kayo sa mga naniniwala sa iyo. Why focus sa hindi niyo makontrol? Eh, choice niya yan. Okay? Instead na mag-worried ka sa kanya, instead na maging uncomfortable ka sa kanya, or naging uncomfortable kayo sa place niyo, then pray to our God. Ihiling niyo kay God. Isumbong niyo kay God. Isuko niyo kay God. Ask divine assistance. And focus back kayo dito. Balik kayo dito. Balik kayo dito sa focus nyo. So marami kayong gawain. Huwag kayong magpabother sa taong walang tiwala sa iyo. Not everybody kasi magugustuhan tayo. Kasi nga may problema sa kanila. Walang problema sa iyo, Libra. Yan yung tandaan nyo. Kung nangyari na nasaktan kayo, then i-process nyo. Huwag nyong i-stay yan ng matagal sa inyong emotions, sa inyong daladala. I-express nyo yan, ibitawan nyo yan, then back to your work. Back to your goal sa buhay. Kaya nga may pagbalansa dito eh. Kaya seek balance. Pagbalansa sa inyong emotion. Okay? Doon ka sa comfort. Oo, yung maraming naniniwala sa inyo. Kung walang naniniwala sa inyo, kung sa tingin mo walang naniniwala sa inyo, si God naniniwala sa iyo. Pati na rin yung sarili nyo. Malaki ang tiwala mo sa sarili. Basta astong nasa sa kabutihan kayo, so that is a peace of mind. Okay? Sunod yan, happiness. Huwag kayong mag-focus sa hindi nyo makontrol. Focus kayo sa makontrol nyo. Okay? Move forward. Spirit's guide. Love, life, self-love, partnership, and romance ni Libra ngayong August 11, 2024. And the clarification of this card po. Okay. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala sa suporta sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. May lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Wow! This is love life to you, ha? Self-love, partnership, and romance. May ano, fulfillment. Ang ganda. This is harmony, pagkakaisa, fulfillment. Yes. Name nyo yan. This is happiness. Completion of cycle.
Para sa mga single dito, sobrang saya mo ngayon kasi gusto ka rin ng taong gusto mo. Plus points na yung may love at respect sa'yo. Oh, may love at respect kayo sa isa't isa. Sa mga may relasyon, sa buhay mag-asawa, masaya kayo, satisfied kayo sa buhay. At pamilya mo rin ngayon, may matatanggap kayong sustento or sustento para sa anak mo, yung nagbigay na ng sustento yung partner mo sa inyo para pang gastos, ganun. At okay, malakas ang energy mo ngayon. Full of energy. This is new beginning also, and you are very inspired. Again, busy kayo dito. This is the repeating message. Talagang busy kayo ngayon. This is a new beginning also. Yes. Mag-blooming, love is blooming talaga kay ano ngayon, kay Libra. Kitang-kita ko dito. Nagbo-bloom eh. Blooming yung love life nyo. Pwedeng you're taking time for yourself or self-love, ganun. Ah, wala din problema dito sa relasyon eh. Wala akong nakikita. Okay? Sa mga may relasyon dito, oh, pwedeng nagplano na kayo para bumukod na or magpakasal. Sa mga mag-asawa dito, gusto niyo mag-celebrate sa inyong achievement. Tapos, you are very inspired sa inyong plano sa buhay para sa pag-level up nyo sa inyong relasyon. Okay, so that's it. See you tomorrow, Libra. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.